Lumaki pa ang posibilidad na itaas ang Alert Level 3 sa Bulkang Canlaon ayon sa Canlaon Volcano Observatory. Kasunod yan ng pagdami pa ng ibinubuga nitong asupre. Nakatutok si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mula sa halos 10,000 tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng Bulkang Canlaon kahapon, umakyat ito sa mahigit 11,000 toneladang asupre batay sa pinakahuling monitoring ng FEVOX. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, mas malaki ngayon ang posibilidad na itaas sa Alert Level 3 ang vulkan. Ang aton nga SO2 emission, amin siya ang pinakamataas natin nga na record. Pwede na siya nga mag-elevate into an Alert Level 3 nga scenario. At Alert Level 3, pwede kita mag-expect nga may ara kita nga mga magmatic intrusion na sa aton nga bulkan. Kapag nasa Alert Level 3 na ang bulkan, mula sa 4 kilometer, gagawin ng 6 kilometer ang permanent danger zone. Anytime, pwede magkaroon kita sa mga eruptions, which is dangerous siya sa mga taong malapit sa bulkan. Nananatili namang suspendido ang klase sa lahat ng antas sa La Castellana at sa ilang barangay sa La Carlota City na malapit sa bulkan. Ngayong araw, nakaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng La Castellana. Dahil dito, nangangamba ang ilang taga-barangay Biak na Bato sa banta ng Lahar Flow. Nag-rattle man kami siyempre kay dira malang kutob ang lahar sa may ano, pero ang iyang kwan bala dira gakwan sa may kalog, may ara kami mga butas nga ginaprepara. Tan mga bulong, oo, mga tubig nga imo kinang lanon. Mahulat kita sang advice ang FEVOX. Amo nang ginakulbaan naman kay nagaulan. Ilang sityo na rin sa naturang barangay na malapit sa paanan ng bulkan ang inabisuhang mag-evacuate. Basi, matabo, ato pato sila sa babaw, kag budlay na namon sila kwaon. Hindi ko gusto nga matabo nga pag-irap nga atuto sila. Sa barangay Masulog, umabot naman sa 400 na mga residente ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Aileen Pedreso, nakatutok, 24 oras.